Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat mga Ursulino at narito na naman nga po tayo muli sa kwentong Ursulino, Prinsesa ng Binangonan. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang debosyon at pananampalataya ng ating mga deboto, mga namimintuo sa ating pinakamamahal na prinsesa ng Binangonan, si Santa Ursula. Kasama nga po natin ngayong araw ang isa sa mga deboto na taga Barangay Libis, Binangonan Rizal. Kasama po natin si Lawrence Miguel. Hello. Good morning. Good morning. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Siyempre ulit, yes. Makasama ka namin ngayong araw na sa ating kwentong Ursulino. At ang highlight naman natin ngayon, siyempre ating pinakamamahal na ninang, yes, si Santa Ursula. So baka gusto mong mag-hi sa ating mga manonood at mga Ursulino. Hello, magandang araw. Ako si Lawrence Miguel at binabati ko kayo at masaya ako na naimbitahan ulit ako upang magbahagi ng ilang karanasan at ilang mga kwento tungkol sa ating mahal na patrona ng Santa Ursula. Ngayon nga kasama natin ang garing or ivory image na nandito ngayon sa bahay ni na Lo or bahay ni na Tita Angie ngayon dito sa Barangay Libis at makikita nga po natin ito sa ating video. Matanong ko lang, no, bilang panimula, saan nga ba nagsimula ang debosyon mo kay Santa Ursula? Actually, observation, malaking impact ang environment sa magiging ginagawa mo in the future. Siyempre, nakikita ko yung mga lola, mga tita na nagde-deboto sa ating mahal na patrona. And then, dahil nga mahilig ako sa mga ecclesiastical arts, lalo na sa mga santo, mas napalapit pa yung loob ko dahil gusto ko yung bagay na yon, mas natulungan yon na mas mapalalim magkaroon ng devotion ako dun sa mga santo at santa. Siyempre, pakikwentohin na rin kita, no, tungkol kay Santa Ursula. Kasi alam ko na isa ka sa talagang mga nagtataguyod ng debosyon ni Santa Ursula, lalo na dito sa Binangonan, sa iba pang lugar. May mga tao na nagsasabi na si Santa Ursula ay hindi tunay na santo. Ano ang masasabi mo, syempre, tungkol? So, ayun nga, umiinit ulo about sa ganyan. So, yun yung misconception na nagkaroon tayo na natanggal daw sa pagiging santo, si Santa Ursula with other saints like si San Cristobal, tapos si iba pang mga santo at santa. Pero walang ganong nangyari. Tanging sa general Roman calendar lang po o kalendaryo ng simbahan na wala si Santa Ursula at yung iba pang mga santo at santa. Dahil nga 365 days lang yung meron tayo, hindi natin kayang pagkasyahin lahat yung mga pangalan ng santo at santa dun sa kalendaryo natin. So may mga inilalagay lang dun specific, pero hindi ibig sabihin nun ay natanggal si Santa Ursula at yung iba pa sa pagiging santo at santa. So lagi silang nasa general sa Roman Martyrology rod. Kasi wala, there's no such thing as tinatanggal bilang pagiging walang santa. Walang nade-demote. Oo. Habang yes, buhay sa iba pang buhay na darating pa ay sila ay habang buhay na santo at santa. Yan po ang isa sa mga talagang tinataguyod, no, ni Nilo na maipakalap din na hindi totoo na hindi na siya santa. Siya ay tunay na patrona at santa. No, matanong ko lang din, no, kasi syempre, simula nga bata, nabanggit mo rin sa observation at sa pagiging malapit din sa mga santo at santa ng buong pamilya, no? Aside from that, may mga kwento ka bang pwedeng i-share ngayong araw, lalo na sa mga na-experience mo din personally, no, sa pagiging deboto ni Santa Ursula? Ang experience siguro yung, I think kung hindi ako nagkakamali, it's 1994. Oo. So ito yung dahil nga dun sa pinag-usapan natin kanina, yung napabalita na natanggal daw sa pagkasanta, nagkaroon na pangyayari na sinabi or plinano na palitan ng patron ng Binangonan. Gagawin si San Francisco ng Assisi. So, piyesta noong October ay sobrang lakas ng bagyo. Sobrang lakas ng hangin, ulan,
maraming mga natanggalan ng bubo na maraming nagsasabi na si Santa Ursula daw ayaw magpapalit. Oo. Ayaw niyang palitan siya bilang patrona ng ating bayan. So, feeling ko totoo yun dahil siyempre kung ako man si Santa Ursula, sasama yung loob ko. Oo. Masasaktan ako. Pero siyempre, nandun pa rin yung good intentions na ipamulat sa atin yung ano yung halaga niya from ilang daang taon na namiminto sa kanya, aalisin mo na lang basta. Oo. So, kailangan talaga ng makatulad natin na ipakilala siya, sabihin yung mga tamang impormasyon kung ano talaga yung nangyari at hindi yung basta-basta mga bali-balita lang na walang confirmation. Oh, kaya nandito tayo nga ngayong araw, no, kaya ginagawa natin itong video series na ito para lang syempre ma-share din natin sa mga ka-Ursulino at sa mga iba pang tao ang mga kwento ng mga nagde-devote or namimintuho talaga kay Santa Ursula. Speaking of which, mabalik ko lang, pandemic, magkasama tayo, di ba? Magkakasama tayo nun, tumigil ang mundo, tumigil lahat, nawala lahat ng mga festivities, ng mga pangyayari. Pero tinuloy natin yung ating simpleng pagdiriwang din, syempre, bilang paggunita sa ating pinakamamahal na prinsesa ng Binangon. Noong panahong yun, siguro makwento mo lang din sa ating mga manunood na kung ano mga nangyari. Ano yung mga ginawa mo or napagpapakita ng devotion, lalo na noong nakaraang pandemic? Noong nakaraang pandemic, sabi ko nga, ang swerte pa natin kasi nasimula pa lang may misa pa sa atin sa Manila, wala na. Oo. And then, na nag-announce na sasarada simbahan, sabi ko, hindi ako sanay yung mga misa na nanonood lang na online. Wala talaga din yung presence. Kaya laking pasalamat ko nang sinabihan nyo kami na tumulong sa pag-serve sa simbahan kahit sarado para dun sa online ay mas marami pa rin yung taong makakapanood, makakapag-participate kahit sa ganong paraan dahil sarado nga ang simbahan. Sabi ko, laking biyaya na ibinigay sa amin kahit nung pandemic na maka-attend na misa ng personal, makapaggaya, makapag-ayos ng mga bagay-bagay na kahit pinapanood lang na ating mga kaparokya ay patuloy nating na ipapakita sa kanila yung taon-taon nating ginagawa. Nagsarado ang simbahan pero tuloy yung taon-taon nating ginagawa, yung halimbawa sa Holy Week, yung sa piyesta natin, kahit sarado, ginagawa pa rin natin yung San Flores de Mayo. Kaya sobrang privilege, sobrang saya ko na bahagi ako ng mga pagkakataong yun, kahit isa siya sa mga pinakamadilim, pero meron pa rin liwanag na ating tinahak patungo doon. Oh, parang tayo nagbigay din or nagdala din ng liwanag eh, dun sa mga tao na talaga nananalangin at umaasa na magtapos na rin yung pandemya. Well, ito, wala na talaga halos. No? Pakonti-konti na lang yung nagkakaroon ng sakit ngayon. At sana talaga tuluyan nang mawala. Tuluyan na siyang mawala. Matanong ko lang din, no? Bilang isang deboto, syempre hindi lang isang taong sulat. Syempre nananalangin tayo sa mga sa Panginoon, sa mga santo at sa mga banal. Ano yung buhay na meron ka? Paano mo isinasabuhay ang buhay mismo, syempre isang taong sulat? Okay, syempre admitted ko na hindi ako perfecto, hindi ako mabait, hindi ako. Kaya nga lagi ako sa simbahan, kaya ginagawa ko to dahil gusto kong mabago yung sarili ko. So, sabi nga, ang simbahan ay hindi museo ng mga banal, kundi ospital ng mga makasalanan. Bahagi ng mga makasalanan na yun ay ako, na isa ako sa mga nagpapagamot sa simbahan, sa ospital ng mga makasalanan. Dahil dito sa pagdedebosyon na to, sa mga ginagawa ko ay it's a constant reminder na, oh, bawal yan, masama yan, huwag mong gawin yan. Kahit minsan, ginagawa talaga natin. Oo. Dahil nga sa kainaan nating mga tao. Pero
mas nakatulong na mas maiwasan yung mga hindi mga magagandang bagay na ginagawa mo. Siguro matanong ko lang din, Ando, no? Meron bang chance or pagkakataon na, let's say, nawalan ka ng gana or humina yung pananampalataya, may humadlang, no? Para ipagpatuloy mo ang pagdedebasyon? May mga ganyan naman talaga nangyayari sa buhay ng tao. Ang masasabi ko lang ay, siguro hindi nawalan ng gana or ng hina. Mas more on sa siguro na inis, na nagalit. Dahil sa, syempre, talagang hindi natin maiiwasan na magkakaroon tayo ng clash sa ibang tao. Siguro yun lang. Pero mas lamang yung pagmamahal, yung pag-ibig dun sa ginagawa mo. Kasi hindi mo naman ito ginagawa sa, para sa sarili mo, kundi para din sa kanila. Hindi ito yung personal gain ang gusto, kundi gain ng bawat isa na maapektuhan din sa mga ginagawa mo. Yun lang siguro. Pero yung nawala ng gana at ng hina, hindi. Nandun talaga ang buhay din yung faith na siya pag-pangyumin ko. Lalo na at ikaw na ang halos isa sa mga namamahala ngayon bilang syempre si Kasen siya ay sumakabi ng buhay at kasama na ang ating. Yes, pero yung mga apo niya pa rin ang nagtutuloy. Nakikitulong. Isa sa mga tumutulong syempre. Lalo na at yun nga, ang Kasen siya ay sumakabi ng buhay. Matanong ka lang din, no? May palagi ka bang panalangin sa mga banal? Lalo na isang taon sila. Laging maayos na buhay, lalo na ng kalusugan. Yun lang lagi. Pero meron bang mga wishes or mga panalangin na natupad na, na feeling mo, ay, ito ay through the intercession of Santa Ursula? Meron, na makatapos ng pag-aaral, kahit mga basic, pero sa kanila ko talaga ay binabalik na sila yung dahilan bakit yun nangyari, nakatapos mag-aaral, nakapasa sa board exam, nagkaroon ng maayos sa trabaho, yung mga bagay na yun na feeling natin ay mga maliliit lang na bagay, pero mga ano yun eh, mga everyday miracle ng bawat tao. Oo. Makuha ko lang, no? Actually, meron tayo dito, iba pa. Ito sa ating gilid. Ito, ano itong hawak ko ngayon? Ito yung first class relic ni Santa Ursula. Pag sinabing first class relic, ito yung mga bahagi ng kanyang katawan. Buhok, buto, balat, or kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Yun yung ating first class relic. So, yun ang dito ay piece ng kanyang buto. Galing to dun sa kay Father Dennis Duy. Siya yung nagbigay din ng buto or ng first class relic ni Santa Ursula dun sa ating parokya. So, bahagi to or kapiraso nung buto. Talagang mapalad, no, ang mga tagbi ng honor. Mayroon tayong actually dalawang piraso, no, na galing sa ating pinakamamahal na prinsesa ng Binangonan. Sige, no, bago siguro tayo magtapos sa ating maikling kwentuhan, no, ngayong araw, siguro manghihingi na rin ako ng mensahe na iyong gustong ipabatid or sabihin sa mga magiging deboto at sa mga deboto ng prinsesa ng Binangonan. Masasabi ko ay inaanyayahan ko kayo na mamintuho sa aming mahal na patrona Santa Ursula. Hindi kayo mabibigo yung mga bagay na ipinapanalangin nyo. Syempre, nandun lagi yung kung ano yung mas nakakabuti sa inyong kaluluwa, kung yun yung will ni God, talagang didinggin. Sabi nga sa akin lagi ng tita ko dati, ba't lalayo pa, pupunta pa sa iba? Nandiyan si Santa Ursula, puntahan niyo, nandiyan siya lagi. Yan lang. Lagi kayong pumunta sa kanya, hindi talaga kayo mabibigo at tutulungan niya kayong makamit yung mga bagay na hinihiling niyo sa ating Panginoon. Ayun, maraming salamat lo ulit. Siyempre, sa pagpapaulak ulit na makasama ka at makakwentuhan ngayon naman para sa ating pinakamamahal na patrona si Santa Ursula. Kaya mga Ursulino, maraming salamat din po muli sa pagsama sa amin ngayong araw sa panibagong episode ng Kwento Ursulino, Prinsesa ng Binangonan.
huwag niyo pong kakalimutan na i-like, follow, and share ang aming official social media accounts at Ursuline Media. Kaya maraming maraming salamat po ulit at samahin niyo kami ulit sa susunod sa panibagong istorya ng kwentuhan dito sa Kwentong Ursulino, Prinsesa ng Lugo.